Welcome to my channel. Sa video na to, pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay tungkol dito sa Korea. So, kung ikaw ay may boyfriend na Korean or may husband na Korean na future titira ka rin dito sa Korea, or kung ikaw naman ay EPS or future worker here in Korea, I'm sure na makakatulong sa'yo ang video na to. I'm sure na sa mga sasabihin ko, marami ang mag-a-agree, meron din mga magdi-disagree, pero disclaimer lang guys, I have nothing against Korea. Actually, I love Korea. This is my second home. My family is Korean. And yung mga sasabihin ko is based on my experience lang, opinion, and observation sa loob ng 3 years mahigit na pagtira ko dito sa Korea. So, simulan na natin. Unahin ko muna yung gusto ko bago yung hindi gusto. Ang unang nagustuhan ko dito sa Korea is yung pagkain nila. Marami silang masasarap na pagkain na sigurado na pasok sa panlasa nating mga Pinoy. Although, masyado silang mahilig sa maanghang, pero meron din namang mga hindi maanghang masyado na kaya naman kainin ng mga, kahit na ikaw ay hindi mahilig sa maanghang. Ako guys, hindi ako mahilig sa maanghang, pero na-enjoy ko naman yung mga pagkain nila. And kung hindi ko kaya yung anghang, nagluluto ako rito sa bahay, nagsisearch ako sa internet, nagluluto ako rito sa bahay, tas binabawasan ko yung anghang. Ganon. By the way guys, may listahan ako ha. Baka kasi makalimutan ko. Ay, ang ate nyo eh, Reyna nang makakalimutin. Kaya, may listahan lang ako. So, pag tumitingin ako rito, alam nyo na yun. Nakakalimutan ko yung mga sinasabi ko. So, number 2 is, yung surrounding nila. Dito, kumbaga meron silang mga designated places kung saan magtatapon ng basura. Meron ding schedule ng pagkuha ng basura. Ang kagandahan dito, sa lugar namin na hindi ko alam sa ibang lugar, dito kasi sa amin ay tuwing madaling araw or mga 6, ganyan, kumukuha ng basura. So, hindi sila nakakaistorbo or yung amoy ng truck, hindi nakakaabala sa mga residente. Yung mga ganong oras kasi, mga kumbaga wala pang masyadong maraming tao, ganyan. And sa kalsada rin, walang masyadong kalat, walang basta-basta nagtatapong kung saan-saan. Yun yung isa sa mga gusto ko rito sa Korea. And yun nga, tapos kumbaga maaliwalas maglakad, hindi masyadong polluted pa. Although hindi ko alam sa mga city kasi guys, nandito ako sa province. So yun, hindi ko alam sa iba. Pero sa province din natin, naman sa Pinas, di ba, maraming mga fresh air pa and masarap pang tambayan, masarap tirahan, ganyan. So, number 3 is yung weather. I'm sure may enjoy nyo rin. Siyempre, ang snow. Pero karamihan kasi sa mga foreigners na nagpupunta rito, sa una lang gusto ang snow. Kasi nga, sobrang lamig. Tapos pag tumagal na sila rito ang nakatira, parang hate na rin nila ang snow. Pero ako, ewan ko, until now, gustong-gusto ko pa rin ang snow. Siguro kasi nasanay tayo dyan sa Pinas na tag-ulan at tag-araw lang ang weather. Dito kasi apat, meron silang winter, summer, spring and fall. Ang pinaka-hate ko is summer, guys. Pag summer dito sa Korea, mas mainit pa ang summer dito kaysa sa summer sa Pinas. Alam nyo, ngayon, like ngayon, summer dito, 8 o'clock maliwanag pa, 8 o'clock ng gabi maliwanag pa. And maaga pa lang, kahit 5 p.m. pa lang, ang liwaliwanag na. Kaya pag summer dito, ang haba-haba ng araw, unlike sa atin sa Pinas na kahit summer, pagpatak ng alas 6, pagpatak ng madilim na, ganyan. Parang hindi nagbabago sa atin, di ba? Dito kasi kapag summer, ang haba ng araw, kapag winter, ang haba naman ng gabi. Ang susunod is yung kalsada or yung trapiko. Dito guys, maluluwag ang mga kalsada and konti ang masasakyan. Hindi ko lang sure sa ibang lugar or sa city, baka crowded na rin sila. Pero kasi dito sa province, since sa province ako nakatira, hindi ganong karami ang sasakyan, maluwag ang kalsada rito. So, sa mga kagaya ko na nag-uumpisa lang pala magmaneho, happy-happy kasi. Kasi kumbaga hindi nakakatakot magmaneho. And also, yung mga dito sa amin, yung tao is disiplinado pagdating sa trapiko. Kagaya niyang kahit walang nakabantay na MMDA, kapag red light, stop talaga. Kahit nasabihin mo na walang ibang sasakyan na darating, pag red light, hindi sila nag-go, talagang stop talaga sila. So, ganun sila kasi disiplinado.
pagdating sa trapiko. Hindi ko alam kung meron pa akong hindi mabanggit sa mga gusto ko, pero yun yung mga gusto ko. But dito naman tayo sa mga hindi ko gusto na pwedeng hindi nyo rin magustuhan. Unang-unang sa mga ayoko dito sa Korea is yung discrimination. Hindi ko alam, guys, kung mapapatrouble ako pag sinabi ko to, pero sasabihin ko pa rin na dito sa Korea, mataas ang discrimination, hindi lang sa mga Pilipino, kundi sa mga iba pang foreigners na nandito. Kagaya ko na housewife, ganyan. Hindi ko alam kung bakit, pero marami pa rin sa kanila ang hindi tanggap na meron ng mga naninirahan dito na mga taga-ibang bansa or mga dayuhan. Kagaya ng, hindi na ako lalayo, halimbawa, hindi nila masyadong tanggap yung kagaya ng sa mga anak ko, hindi pure Korean, na half Korean, half Pinoy, half Vietnamese, basta hindi pure. Ganyan, hindi nila yan, kumbaga less ang tingin nila, ganyan. Naka-experience din ako, kwento ko lang saglit. Na nasa mart ako, nag-grocery ako, ako naman talaga yung nauna sa pila. Kaya lang, nung paparating na yung babae, parang tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Parang sinasabi niya na, ako ang mauuna kasi bansa ko. Parang hindi naman siya nagsalita ng gano'n. Pero parang sa tingin niya parang sa akin ng gano'n, parang sabi ko, okay, gumano na lang ako. Eh, pinauna ko na lang siya para hindi na... Laking issue, pero parang hindi kagaya kasi sa atin na siguro nasanay lang ako sa atin na ano na hospitable tayo masyadong mga Filipino, 'di ba? Pag may mga bagong dating or mga bagong salta, ganyan, tinatanggap natin na welcome to the Philippines, mabuhay, ganyan. Sila hindi sila ganun dito. So pag pupunta ka rito and maka-experience ka ng discrimination or yung mga tingin ng mga ganyan-ganyan, huwag mo na lang pansinin. So far hindi pa naman nakaka-experience yung mga anak ko ng mga discrimination or sineset aside sila ng mga teacher, ganyan, hindi pa naman. Yung panganay ko kasi nagsuschool na, so okay naman siya sa school nila. Sana nga hindi kami makaka-experience ng ganun, kasi I'm sure lalabas ang pagiging kabitay niya ko pag inapiyang maging mga anak ko, di ba? So yun. So pangalawa, na actually hindi naman sa ayaw na ayaw ko, pero parang merong mga bagay na hindi ko lang gusto sa culture nila. Actually, wala naman ako magagawa kasi dito ako nanirahan and kailangan ko yung tanggapin. Na, guys, hindi totoo yung sa ano ha, hindi totoo yung mga drama dyan na pinapalabas sa Pilipinas, mga K-drama na ano ha, na endless love na ipaglalaban hanggang kamatayan. Therefore, ganyan, hindi yung totoo. Kung mapapanood yung drama, na hindi ko kasi nakalimutan ko kasi yung title, pero yung drama na ano, na mataba siya, tapos inapi siya ng pamilya ng asawa niya, tapos nagpa-sexy siya, nagpaganda siya para mag-rest back. Yun ang totoong buhay dito sa Korea. Maraming ganong story, guys, kasi dito sa Korea, well, ako, hindi ko naman na-experience, pero marami akong nababasa sa internet or sa mga kapwa ko dayon dito na hindi kasundo ang mga biyanan, lalo-lalo na ang biyanan na babae. Isa yan sa mga culture kasi nila na kapag panganay ang asawa mo or ano ba dito. Basta pag, siguro kahit hindi panganay, basta nakatira sa inyo ang biyanan mo, kasama mo sa bahay ang biyanan mo, parang isa sa mga ano nila na aasikasuhin mo rin yan. And kapag minalas-malas ka, yung mga kapatid ng asawa mo na mga wala pang asawa, mga dalaga pa, parang katulong ka dyan sa bahay nila. Well, hindi ko naman sinasabing lahat, pero maraming ganun na bilang ikaw ang, ano bang tawag dun sa daughter-in-law, parang hipag ba? Yun, parang ikaw ang sa'yo nakaatas lahat ng gawaing bahay, ng pag-aasikaso sa kanila. Siguro kung meron mga foreigners dito na nakatira kasama ang mga biyanan, siguro bihira lang yung mga kasundo nila, yung biyanan nila. And kasi nga, natural na sa pagiging ugali ng mga Koreano yung pagiging pakaila meron sa mga maliliit na bagay. Yan, mahilig sila mga kailang. So, isa pa rin sa mga culture nila na ako na-experience ko personally is yung chesa na tinatawag. So, kagaya ko, ang husband ko is, well, hindi naman siya panganay, kaya lang, siya kasi ang panganay na lalaki. Ang naunang kapatid niya is babae, so panganay na lalaki. So kung sino ang panganay na lalaki, sa bahay niyo gaganapin ang chesa na tinatawag. Isa yun sa culture nila. Ang chesa is, ano ba? Yung mga celebration or handaan, maglalagay ako rito. Ayan, ganyan yung chesa. Usually, ano yan? Thanksgiving Day, para tapos ano pa ba? Kamatayan ng mga parents nila, kagaya sa case namin, patay na yung mga biyanan ko. Yan.
Tapos ano pa bang is, ano pa ba? Yung parang ano sa atin, All Souls Days ba? Ganyan. Ganun, ganun yung mga okasyon na isa-celebrate sa bahay nyo kung panganay ang asawa mo. And sa kaso ko, yes, dito sineselebrate yun. And ang ganap sa mga ganyan, ano, hindi ka gaya sa Pinas na kapag Pasko bagong taon, tulong-tulong tayo na maghihiwa, magluluto, ganyan. Ikaw ang, si halimbawa, ikaw ang toka sa minudo, tapos ako na maghihiwa ng sibuyas bawang, ganun. Hindi ganun dito, guys. Dito, bilang ikaw ang hipag at ikaw ang asawa ng panganay na lalaki, kahit ano pang lahi mo, ikaw lahat gagawa ko yan, guys. Ako ginagawa ko yan mula sa pamamalengke, sa pagluluto, sa pagpe-prepare, sa paghugas, nagsilayasan na yung mga bisita. Ang swerte ko lang kasi maliit yung pamilya ng asawa ko. And sa isang taon, apat na beses lang namin ginagawa yung tinatawag na chesa. Yun nga is yung kamatayan ng nanay-tatay nila, tapos Thanksgiving Day, and yung also, parang All Souls Day siya sa Pinas, ganyan. So, ang kagandahan lang kasi dyan is, kung ano yung handa, hindi kagaya sa atin na kung anong gusto mong ihanda. Halimbawa, nagminudo na tayo sa Pasko, huwag na tayo magminudo sa bagong taon, mag-chicken curry naman tayo. Yung ganon, dito kasi, ewan ko lang kung sa ibang pamilya, pero dito kasi sa family ng husband ko, kung kahit ano pang okasyon yan, sa nabanggit na okasyon ko, iisa lang yung handa. Ganon, more on prutas, kagaya ng mga picture na nilagay ko rito kanina. Ano ang tawag dito? More on prutas, basta kung ano yung hinanda mo, basta same lang, kung anong handa ng kamatayan, yun na din ang handa ng Thanksgiving, ganyan, pare-pareho lang. And sa case namin dito sa bahay, kung saan nakapwesto yung isda, kung saan nakapwesto yung mga prutas, lahat same lang yon. So, madali lang din siyang ma-memorize kasi nga, pare-pareho lang. Kaya kahit 3 years pa lang ako rito sa Korea, parang hindi na mahirap para sa akin na gawin yun. Kasi nga, pare-pareho lang naman yung ginagawa. Number 3, isa pa sa mga hindi ko bet, is yung wala silang masyadong likas na yaman unlike sa atin si Pinas. Siguro nasanay lang ako sa Pinas na maraming mga magagandang tanawin, mga tourist spots, di ba? Mga beaches, ganyan. Dito kasi wala masyado. Hindi kagaya sa atin na, alam mo yung kahit sa ang lugar, merong mga hindi kamahala na beaches, ganyan. Dito kasi hindi ganoon, hindi sila mayaman sa likas na yaman. So, yun yung nakakamiss sa Pinas na sigurado ako, lalo na kung mahilig ka mag-tour-tour sa Pinas, dito, hindi mo masyadong may enjoy mga beaches. Ganyan. Ano pa ba? Yun na lang siguro sa ngayon. Kung ikaw may nakapunta na rito sa Korea, may na-experience ka, comment mo down sa baba para mabasa ko. Or kung ikaw may question, suggestion, kung meron akong hindi nabanggit na na-experience mo, or kung meron kang kahit anong gustong sabihin, i-comment mo lang yan sa baba. Pag-uusapan natin yan. So, yun lang para sa ngayon. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa video na to. Sana talaga nakatulong ako sa inyo. Kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to click like and subscribe. And also, hit the bell button para ma-notify ka sa susunod na video na gagawin ko. Salamat!